PNP Aviation Security Group, may person of interest na sa insidente ng bomb joke na nakapag-antala ng 10 biyahe ng mga eroplano sa Bicol International Airport. May babala naman ang kaap sa mga masasangkot sa bomb threat. Si Karen Villanda sa detalye. Pa-take-off na sana pa Maynila ang Cebu Pacific Airlines 5J326 mula Bicol International Airport nang makita ng isang airline crew sa tila kabinet ng mismong palikuran ng eroplano ang kapirasong lamukos na papel na pinila sa isang notebook na may nakasulat na bomba. Agad ipinagbigay alam ng piloto sa air traffic control ang insidente. Standard pa po yan sa mga crew na inspeksyonin lahat ng yung sa aircraft, ano, bago mag-take off, secure yung mga lats, baka may mga baka bumagsak, so including the toilets. Ngayon, yung isang crew nung chinek, may nakita siyang notes na bomb, B-O-M-B-E. Tapos may dalawang question marks. Immediately, ang SOP dyan, we need to inform the pilot in command. Tapos siya yung nagbigay ng information doon sa ating tower para magkaroon ng procedure. So, nangyari, yung aircraft mismo hindi inalis doon sa gitna ng runway. Agad isinara ng Bicol International Airport ang runway at pinababa ng eroplano ang nasa 130 pasahero kabilang na ang isang sanggol. Ininspeksyon pati ang mga bagahe, 11 flight ang naapektuhan. Dinala sa isolated aircraft parking position ang eroplano. 2:39 ng hapon, pinayagan na rin itong makabiyahe matapos ituring ng otoridad na isang bomb joke lamang ang insidente. Patuloy pa ang investigasyon at binubusisi kung nahagip ng CCTV sa eroplano ang naglagay ng papel sa palikuran. Yung ating APSI group lang ang pwede magdami niyan, magbigay ng information. So far, still under investigation at although alam ko may mga person of interest na rin sila but hindi pa natin hindi nila maibigay siyempre while investigation is ongoing. Babala ng kaap, mabigat na parusa ang naghihintay sa mga gagawa ng bomb joke sa ilalim ng Presidential Decree 1727, maaring makulong ng hanggang 5 taon at multa na hanggang 40,000 pesos. Pero sa Anti-Terrorism Act of 2020, hanggang 12 taon, maaring makulong ang sino mang sangkot sa bomb threat at makapag-antala ng operasyon ng paliparan. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.